Hi guys! For today's video, tayo ay magluluto ng maruya! So, meron akong nabili dito ng mga saging na medyo overripe na siya konti. Ito yung maganda gamitin pag gumagawa ng maruya kasi talagang masarap at matamis ang kakalabasan ng ating maruya. First step, kailangan natin balatan ang saging natin isa-isa yan. Iniisa-isa ko na yung pagbabalat ng aking mga saging saba. Nabili ko lang pala ang saging na ito for only 30 pesos sa aming Talipapa dito sa aming subdivision. Ang maruya guys ay isa sa mga favorite snack ng aking toddler na si Bunjing. Kaya naman naisipan ko na instead na bumili ako ngayon ng maruya, ayan, gagawa na lang ako, di ba? Para mas special, special with love galing kay mama. Diba bongga, kita nyo naman ang dami kong binabalatan na saging for only 30 pesos, ganyan na siya kadami kasi nga ano, medyo overripe na siya. Yan yung pinili ko talaga kasi para matamis, diba? Pero hindi naman siya bulok, kita nyo naman, diba? For only 30 pesos, ganyan na siya kadami. Pero alam nyo, may time din na yung saging na saba is ano, mahal or siguro depende sa mabibilhan natin kasi minsan may nabibilhan ako na 20 pesos, tapos 6 na piraso lang siya, ganyan. Kaya pagbibili tayo guys, lagi tayong pipili natin yung mas mura, di ba? Maging wise na nanay. Sa paghihiwa ng ating saging na saba, depende na yan sa inyo kung paano siya hiwain. Pwede pabilog, pwede dalawang hiwa lang, pero ako ganito, pinanipis ko siya, ganyan. Minsan ginuhiwa ko siya ng 3 or 4 na beses, depende sa kung gano'ng kataba yung saging, yung paghiwa ko guys, ganun. Kasi para mas manipis kasi guys, para mas mabilis siyang maluto kasi iko-coat pa natin yan siya. Kaya yan, naisip ko, mas manipis na hiwa na lang para mas maganda, diba? Pero kayo, bahala kayo kung anong hiwa ang gusto nyo. Kanya-kanya naman tayo ng way of pagluluto, diba? At ang ating mixture na gagamitin ay 1 cup of flour or harina. Tapos kumamit ako dyan ng 3 tablespoon ng sugar na brown. Kasi ayan lang yung available. Pero pwede din naman ng white sugar. Siyempre, ayan lang yung available ko. Kaya lang ginamit ko. Tapos guys, ang nagamit ko dyan water muna is 1 cup yan. Pero yung nilagay ko muna dyan is 1 half lang muna kasi dahan-dahan ko lang binubuhos yung water hanggang ma-dissolve ang harina yan. Mix-mix mo lang siya hanggang maging malapot siya, hanggang hindi maging ganyan yung harina. Point, napansin ko guys na parang kulang pa yung water, kaya naman nag-add pa ako ng a little bit of water. Ayan, minix-mix ko pa rin siya. Tapos na-realize ko guys na parang maliit yung ginamit kong bowl. Kaya naman nilipat ko siya sa mas malaki para mahalo ko siya ng maayos. Ayan, diba? Kita nyo naman, mix-mix and mix-mix-mix hanggang maging dissolve yung ano natin, mulang buo-buong harina. Para pag niluto siya guys, mas smooth at mas masarap. Diba? At this point guys, nakalimutan kong ipakita sa inyo kung paano ko nilagay yung banana sa ating mixture. Pero dito naman sa part na to, napainit ko na yung kawali, kaya naman let's add some oil at let's wait hanggang maging mainit ang ating mantika. Guys, ganyan yung naging itsura siya nung nilagay ko na yung saging sa mixture natin. So, make sure na mainit yung mantika natin bago tayo maglagay o bago tayo magprito. Diba? Ayan, mainit na siya. Inisa-isa ko siya, diba? Oh, pero alam nyo, perfect yung paggawa ko nito. First time ko itong gawin, guys. Pero, sa tingin ko naman na perfect ko siya kasi masarap yung kinalabasan. Mare, wag ka. Halata naman na first time ko to gawin kasi tingnan nyo naman yung way ng paglagay ko, di ba? Pa isa-isa. Tapos nilalagyan ko pala ng coating yung yan, itaas, para lahat sila may coat, di ba? Kanyan mare. Push mo yan para sa Junakis mo yan. Lahat talaga gagawin natin, di ba? Para mapasaya ang ating Junakis. Kasi nga, di ba sinabi ko sa inyo na ito ay kanyang favorite snack. Ayun guys, maglalagay ulit tayo ng another batch ng ating maruya yan. Paisa-isa pa rin ako, ganun talaga pag first time, di ba? Oh, walang mang babash dito for today's video dahil
Masarap ang kinalabasan yan, binaubos ng anak ko. So ayan, ibabaliktad ko na siya. Tas kita nyo ba, naghiwalay sila. Kaya naman, lalagyan pa natin yan siya ng arena. Ayan, lalagyan mo pa siya ng mixture dyan para dumikit, para di sila maghiwalay. Walang maghihiwalay sa ano na to, sa video na to. Nagawa natin ng paraan, nagdikit ulit sila, be. Nagbalikan ulit sila, hindi kagaya ng ex mo, hindi ka na talaga binalikan. So ayun, naglagay ulit ako ng panibago, di ba ganyan. Tatlo na sila, sama-sama sila dyan, maluluto yan, be. Mga mare, pag may cravings din ba ang mga anak nyo, gumagawa din ba kayo ng way or pinagluluto nyo rin ba sila or umu-order na lang kayo? Kasi ako minsan umu-order na lang ako kapag walang masyadong time, pag masyadong busy or talaga di ba may time na talagang tatama rin ka. Kaya naman this time, hindi ako tinatamad ngayon mare. Talagang masipag ang mama mo for today's video. Kaya naman, naisip ko, iluto na lang siya kaysa bumili. Di ba? Mas marami pa akong magagawa kaysa bumili ako. Kasi pag binili mo to for only 15 or 10, sa halagang 30 mo, dalawa lang yung mabibili mo. Pero pag niluto mo to, be, alam mo ba na gastos ko dito for only ano lang, 50 pesos. Makakagawa ka na ng meriendang masarap at madami. Talagang sure ka guys na lahat kayo makakakain. Pwede ka pa mag-share sa kapitbahay mo. Diba? Fast forward na natin mga mare. Ito na ang aking finished product ng aking special maruya. Ayan, lalagyan ko siya ng asukal on the top para mas masarap siya. So, luto na din kayo ng maruya, mura lang at affordable, masarap pa at sigurado akong magugustuhan nito ng inyong mga junakis like mine. Thank you for watching. Bye!